is at home. So, magluluto tayo ng Turkish food again. Papakita ko sa inyo. Ito po ay ano? Ito ay parang onion. Mahaba siya na onion ang amoy. Huwag ko kung anong tawag yan. Mamaya isi-search ko pa. Ouch, oh no, basta yun lang. Mag-isa tayo ng bawang. Solid oil ang pinagdamot nito. Cover, so leave it until boiled. So.
So, guys, it's boiled already. So, I still didn't put water, but I need to put water to let them boil and cook the vegetables. Very simple lang po to. Yung Turkish cooking is very simple. Walang kamatis. So, yan, ito yung walang gluten. Try lang natin ang konti para hindi siya sumpi. Ang gagawin nila dito, pagkain ito guys, is noon, kumunti na po siya. Gagawin natin. So, papa-dry lang natin ang konti para hindi siya sumpi. Then, ang gagawin nila dito, pagkain ito guys, is no rice, but kainin lang nila ng ganyan na with yogurt. Ayan. Ganyan po ang style ng pagkain. Pagkain ng Turkish sa ganyang pagkain. Masarap po yan. Kahit ganyan lang yung itsura niya. Masarap po yan. No rice. Sa atin may rice yan. Pagulay, di ba? Pilipino. Basta gulay na ganito. May rice. Ang katapat nito. Pero sa kanila, hindi. Ganyan lang siya. Ibab naman nito is gusto nila kinakain nila muna ilalagay sa ref tapos pag malamig na doon nila kakainin. Yan mga baliktad ang mga kokote ng mga Turkish, ganyan sila. Tapos pag malamig na din kakainin nila ng with yogurt. Ganun sila. Yan, yun lang guys. Ito lang yung aking pinagkaabalahan. That you never